karapatang may tapang. Gusto nating klaruhin, hindi po kayo umaangkas ngayon kay BBM dahil nagna-number one siya sa survey. Diretsahang tanungan. Kahit ngayon, ang sinasabi ng Pangulong Duterte, ang laban niya, corruption. Kung ako maging presidente, magkakamatayan kami. Mga eksklusibong pinagkakaguluhan. E kaya lang, sinabi sa akin, nagpag-drug test kayo, dinilay sa today, ano po ba, Arizona? Mga maanghang na komentaryong walang atrasan. Hindi ko ba masusuko? Delikado ito. Hindi ko pwede maging presidente. Mabibigat na talakayan. Ating napapagaan. Huwag na natin banggitin kung sino siya. Tatanong ko pa naman sana kung sino siya. Malalibel tayo nito. Mga tiradang tatak, tunying lang. Tuwing linggo yan, dito lang sa Kumentunying. There's been a rash of crime, kidnapping for ransom and so on in the Pogo groups. But if you ask my personal opinion on this, told you to it, let's discontinue with the Pogo because of the social cost of the Pogo. Isinusulong ni Finance Secretary Benjamin Jokno ang pagpapahinto sa Philippine Offshore Gaming Operators o Pogo. Ito ay dahil sa kabi-kabilang kaso ng human trafficking at kidnap for ransom na karamihan ay kinasasangkutan ng mga Chinese nationals. Nito lamang Sabado, pinangunahan naman ni DILG Secretary Benhur Abalos ang permanenteng pagsasara ng Lucky South 99 Outsourcing Incorporation sa Angeles City, Pampanga. Ito ay matapos masagip ang 40 katao na hinihinalang dinukot o kinidnap. Ano ba ang magiging epekto? Hindi lamang sa mga Chinese na ito, kundi maging sa ating mga kababayan kung sakaling tuluyan ngang maipasara ang mga Pogo sa bansa. Hello mga ka-tune in! Kumusta po kayo? Sana po ay okay na okay lang kayo. Hulaan nyo kung nasan ako ngayon. Hindi nyo mahuhulaan dahil ako muntik na ring maligaw eh. Pero nandito lang po ako sa Kawit, Cavite. Familiar ba kayo sa Island Cove? Hindi ako nandito para mag-swimming ha. Yung dating Island Cove, pwede kang mag-swimming-swimming. Pero hindi na po resort ito, paliguan. Ito po ngayon ay tinatawag na Pogo Hub. Ayan. E bakit ba natin ito pinuntahan? Alam nyo naman, itong mga nakaraang araw, napakasikat na naman ng Pogo. Dahil, alam nyo, may mga kulokoy na mga foreign nationals, particularly yung mga Chinese nationals, na nasasangkot sa krimen, na ang dating eh para bagang sila mga Pogo workers. Pero malalaman natin ngayon, sila nga ba ay mga legitimate, mga legal na Pogo workers? At tama nga ba na ipasara ang mga Pogo na to para matigil na yung krimen? O baka naman may mga Pilipino din na matatamaan, lalo na sa kanilang kabuhayan. Eh, tama-tama. Wala naman kayong ginagawa. Eh, di ako nang magkukwento sa inyo. Samahan niyo po ako ngayong araw na to dito sa Kawit, Cavite. So don't go ha. Let's discuss Pogo. Taong 2019 nang maging ganap na Pogo Hub ang dating Island Cove Wildlife Sanctuary. Sa lawak na 50 hektarya, kapansin-pansin ang mga bagong tayong gusali na nagsisilbing lugar para sa mga Chinese nationals na nagtatrabaho sa isla. Bukod sa kanila, marami din pala tayong mga kababayan na nakaasa ang kabuhayan dito. Isa na dito si Tatay Edward Mojica na humigit kumulang 2 taon nang nagtatrabaho bilang driver sa Island Cove Pogo Hub. Bago po kayo napasok dito, Kuya Eddie, saan po kayo nagtatrabaho? Ako, marami na po. Nakarating na po ng 4 bansa. Una po, sa Taiwan, factory worker po. Sa Dubai, safety officer. Sunod po sa Iraq, 2003-2004, kasagsagan ng giyera, safety officer pa rin po. Tapos itong huli po sa Africa, Angola. Paano po kayo napasok dito sa hub? Apply po. Apply kung saan maganda dahil nagpapaaral po eh. Sino po yung ipinagdadrive nyo? Mga Chinese po. Chinese po. Paano po ang ruta nyo araw-araw?
Minsan po dito lang, minsan pag may utos sa bibili ng pagkain sa labas. So happy ba kayo dito sa napakalaking tulong po ang Pogo. Opo. Napakalaking tulong po. Para sa akin po, napakalaking tulong po sa pamilya. Sa Pogo Hub din na ito nagtatrabaho si Tatay Richel Vineles. Anong trabaho niyo rito nung pumasok kayo dito? Nung pumasok po ako dito po, bali nagsimula po ako talaga sa cutter area po, sa kitchen staff. Kitchen staff, yeah. Oo. Tapos hanggang naging, yun, natutong magluto sa cook po, hanggang mag-cook po. And then after nun, nung pandemic po, bali doon pa ako parang naan po, na iba naman yung position din, naging admin po. Pag nasa admin kayo, nakaka-transaction niyo ba yung mga foreign workers dito? Sa admin, sa canteen, kasi canteen din po siya. May mga client kami doon kumakain, lahat yun talaga Chinese din po. Anong mga experience yung sa ibang mga Chinese workers? Wala. Sa, lalo sa ugali, gano'n? Sa ugali sir, kasi iba naman talaga yung ano din nila, yung sa kultura nila. So minsan kami na rin po yung nag-aano sa ano nila. Hindi ba kayo hinahamak? Hindi naman. Mga Pilipino lang kayo, Chinese kami, gano'n? Hindi naman po. Wala. Kasi mga chef din po namin ngayon, puro mga Chinese din po. Maayos naman po. Kwento ng ating mga kababayan, mas mainam magtrabaho sa Pogo Hub kesa manilbihan bilang OFW. Isa na rito ang single parent na si Myra Reyes na dating OFW sa Taiwan at Dubai. Ano po ang trabaho niya rito? Ano po, nung una, nag-apply po ako dito as a housekeeping. Tapos, pag ano naman po sila, nakakita naman po sila ng potential na pwede ka sa ganoong pag-aaral. Nilagay po nila ako ng admin translator, Chinese translator. So nag-aaral kayo ng Chinese? Hindi po, bali nag-abroad po ako dati. Ang first abroad po is Taiwan. Okay. So nag-Taiwan Mandarin po. Yun, di ba? Opo, Mandarin. Tapos after po ng Taiwan, nag-Dubai po ako after 7 years. Paano ka nakapasa na maging translator dito? Ano po, nung nagpunta po ako dito, nung nakapasa ng translator, nakakapag-assist po ako sa Chinese, basics as a topic. Sample nga nung natutunan mo sa yung kunwari eh Chinese ako. Ni hao. Marunong din niya. Marunong din ako niya kung inihaw lang. Prito, marunong ako prito. Marunong po, marunong magluto. Inihaw. So kumbaga kahit paano meron silang nakakausap na nakakaintindi sa kanila. Kalimitan din naman po kasi sa kanila, marunong din po kasi talaga silang mag-English. 'Yun. So magandang sweldo mo rito. Maganda naman po. Oo. Okay na okay po. Kasi kung mag-a-abroad ka tapos ganun din, dito na lang po ako. Kasi mas okay dito. Kasi dito sir, nakapundar ako ng bahay. Wow! Totoo po yun. Totoo? Opo. So katas pala ng Island Cove Pogo Hub yung bahay mo? Opo. Kwento naman ng payment encoder na si Miko Baskugin, may mga special benefits din silang nakukuha bukod sa buwan ng sahod na kanilang natatanggap. Miko, taga rito ka sa Cavite? Ako, sir. Saan dito? Sa Magallanes, Cavite po, sir. Medyo malayo. Opo. Malayo dito, ano? Lapit-lapit na rin sa Alfonso. Oo, pero dito kayo nakatira? Meron ba kayong quarters dito? Meron po, sir. Oo. Na binigay po ng company po, sir. Mm-hmm. Tinutuluyan po namin staying po. So, libre ka na pala sa bahay? Bahay po. And pagkain. Pati pagkain? Pati po pagkain. Ganun ba? Opo. Kung maraming libre dito, di yung sweldo mo, alos buo mong naiuwi sa pamilya mo, parang ganun. Opo, sir. Solo po yung sahod, sir. Kasi wala ka nang iisipin. Pagkatapos po ng trabaho, tutulog ka na lang. Di aircon pa, sir. Di hours. Gano'ng kakadalas umuwi sa inyo kung libre na lahat dito? Kapag po, sir, hindi pa po nakaka-uwi. Mga one time pa lang, sir. Mula nung 2 years ago? Opo, sir. Antindi nun, no? Kasi para palang nasa abroad to. Akala mo yata, nasa Shanghai ka na eh. Oo, sir. Hindi kanila pinipigil umalis, baka wala kang layang umuwi sa inyo. Hindi po, sir. Ano lang po? Choice mo yun. Choice mo. Siyempre, sir. Wala naman po akong gagawin pag ano. Pag nag-day off mo, sir, di ba? Oo. Uh-huh. Parang waste of time lang, sir. Kaya mas pinili yung lalang trabaho na lang. Ilang double deck to? Ay, kuyang! Chinese ba kayo? May
Hindi na kailangan lumabas ang mga nagtatrabaho dito sa Pogo Hub dahil meron sila ditong libreng tirahan o dormitoryo na nagsisilbing tahanan ng mga kawani. Yung po bang mga Pogo workers na yan, most of the time dito lang talaga sila sa community, hindi sila lumalabas. Bihira lang po sila lumabas, lalo na yung may fear po kasi sa kanila. Na, and then yung, actually, nagsimula po lahat ng COVID. Yung COVID, medyo may alinlangan na sila pag lumalabas sila. So, they choose to stay here na lang. Kasi, number one, safety. Pero yung kompo, yung mga report na kinikidnap ng Chinese, yung kapwa Chinese, hindi ba nila naisip na hindi ba sila nagpapaalam na alis na kami, punta balik na kami ng China dahil doon sa mga ganung incidents? Meron din po ako naririnig, pero yung mga those who choose to stay here, nandito lang po sila sa loob. Sobrang bihira na po sila lumabas. So ito na yung isa sa mga opisina nila. Wala pa nakakapasok dito. Ever. Ayan, na taga media tayo pa lang, kaya maswerte tayo. Mananalo kaya ako dito. Maswerte. Halika. Ito yung Pogo operation dito. So gaya ng sinabi ko kanina, wala pa na pasok dito. Piniagan tayo makapasok. Yun yata sila, oh. Timo. Hello. So ito yung ayon kay Island Cove Pogo Hub President and CEO Kevin Wong, aabot sa nasa 15,000 ang bilang ng kanilang mga empleyado. Alam nyo ba, 40% pala nito ay Pinoy, habang 60% ay mga Chinese, Vietnamese, Indonesian at Malaysian national. Yung pong mga foreigners, especially yung mga Chinese, na nai-involve sa mga krimen. Ano pong masasabi niyo ron doon sa mga tao na yun na nasasangkot sa mga kriminalidad? I think importante na may hiwalay kasi kung sino yung mga legal na nagbabayad ng buwis. Tsaka yung mga illegal na nagtitipid nga sila sa buwis sa ibang mga bagay naman nila ginagastos. So sa mga krimen at sa mga kung ano mga kasamaan. So dito sa mga legit naman na talaga nagbabayad ng buwis sa PAGCOR, sa BIR, tsaka sa Dole Immigration. Lahat yan, kailangan talaga na mabigyan din sila ng pansin. At huwag din sila isasama na blanket. Lahat yan, porque pogo. Lahat yan, illegal at nasa kidnapping na. Kasi marami din talaga dyan na nagbabayad ng tama. Actually, ang nangyari po, parang na-stereotype eh. Pagka pogo, ang tingin ng iba, ba, may nasangkot na Chinese sa krimen, ang tingin, pogo ang may kasalanan. Ano pong masasabi niyo ron? Isa na nga po yan, dahil lahat din takot eh, ayaw magsalita eh, diba? Kaya kami bilang isa sa mga big players na legitimate, nagbabayad ng tama, gusto naming gumawa ngayon ng isang association din dito sa mga legal, and para napopulis namin yung isa't isa. Para kung anumang maging desisyon ng gobyerno, at least kami, itong grupo na to buo, and masasabi namin na talagang walang mga masasamang loob na nakapasok sa amin. Eh, binubuo na rin namin to para na rin mabigyan kami ng boses at pagkakataon na ma-explain din sa government. Magkakaroon po ng crackdown against illegal Pogo operators and illegal Pogo workers. Ano po ang reaksyon nyo? Ang sa akin, sana iwasan nila ang paggamit ng word na Pogo pag mga illegal. Dahil naging blanket na eh. Pag sinabi nila na Pogo, legal at illegal, sama-sama na lahat. Sana dito sa crackdown nila, gumamit sila ng ibang terminology, kasi no-go or illegal na online gaming na operators para yung mga Pogo, hindi nagbabayad. So once na ginamit mo yung same na terminology, ano na kagad eh, hagit lahat eh. So masakit para dun sa mga nagbabayad. As of September 1, 2022, 35 lamang ang nasa list of approved Pogo operators ng PAGCOR, malayo sa 201 registered Pogo noong taon 2021. Dahil dito, bumaba ang nakukolektang buwis mula sa Pogo industry. Pero ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Al Tenco, tututukan nila ng husto ang ganitong operasyon para madaling matukoy ang mga illegal operator sa bansa. We are responding to the instruction of President BBM na higpitan na natin
Atinal, because really, the main concern of the president is the image of the country and his administration is being tarnished by this illegal activity. Eh, mayroon pong mungkahi na ipasara na yung POGO dito sa Pilipinas. Ano po masasabi niyo? Eh, sana naman po, eh, pag-isipan nilang maigi dahil binidyan na kami bilang isang mamamaya ng opportunity para makapagtrabaho sa ganitong kumpanya. Sana naman, eh, pag-aralang maigi bago nila sila mag-decide. Sana hindi po mantong sa ganun yung mangyayari na magsarap po ang Pogo kasi sigurado po sa dami po ng libo-libo Pilipino po dito na nasa trabaho po sa loob ng island po, marami pong maapektuhan. Kung isasara nila dito, dapat sir, naiisip nila na kung gaano maapektuhan yung mga Pilipino na mawawalan ng trabaho. Kasi sir, unang-una, di ba, nung nagkaroon ng Pogo Hub, maraming Pilipino na ang hindi na nag-abroad. Maraming Pilipino na yung nag-decide na dito na. Parang nakakalungkot naman yata nung sa'yo. Ang hindi naman po kung sinabi mo po ko sir, ano mga, Chinese agad yung mga employees. Marami naman po sila na Pogo na commonly mga Pinoy yung ano. Ano po ang stand ninyo dun sa sinabi ni Secretary Ben Diokno na tigil na raw po yung Pogo? Bumaba naman daw po yung kita ng gobyerno nito and yung social cost daw po niyan ay napakalaki. I think ang masasabi ko po dyan, during the high time na malaki yung nakukolekta ng gobyerno, happy sila. Pero ngayon na naghihirap kami, wala man lang parang kahit pa paano konting pakisama or at least konting pagtutulong na kausapin man lang kami bakit naging ganyan. Ano yung naging rason kung bakit bumaba ang buwis na binabayad nyo? So parang para sa amin, siguro a voice, diba? At least matanong din kami dahil hindi naman itong operation na ito illegal. There's even a Republic Act that has been passed, I think, early this year. Gusto ko lang po magpasalamat, mga ka-tune in, dito sa mga nasa Island Cove, Pogo Hub. Dahil, sabi ko nga sa inyo, for the first time, nakapasok sa mga pinagtatrabahuan ng mga Pogo workers, pati yung tirahan nila, eh pinatuloy tayo. Wala pa sa mainstream media yan. Konti yabang. Hindi, pero totoo yun. Nagpapasalamat kami sa inyo. Alam nyo, itong usapin na to sa Pogo, hindi siya actually madaling desisyonan sa parte ng pamahalaan nila. Kumbaga, sabi nga nila, kailangan dito balanse. Itingnan mo yung pros and cons. Kapag ka kasi tiningnan mo lang yung mga negative, eh talagang tapos na boxing. Pag tiningnan mo lang naman yung mga positive, eh baka makalimutan mo yung mga dapat ayusin. Pero sa ganang akin, hanggat nandid yan, buksain ang mga underground. Buksain ang mga iligan. At kung magiging decision talaga ng pamahalaan at the end of the day, yan tapusin na Pogo, nasa gobyerno pa rin po yan. Susunod lang din tayo. Wala akong masyadong pakialam, pasensya na kayo ha, dun sa mga Chinese workers, they iwi na, pa-deport yung mga yan. Pero, ang inaalala natin, yung mga kababayan nating nagtatrabaho dito. Ano? Lalo na yung OFW dati, tapos eh, dito na namumuhay kasama ang kanilang pamilya. Di ba? Napakaganda nun. Pero, basta mayroong ipapalit, yun ang importante, basta may ipapalit, wala tayong problema kung ano ang magiging pasyon ng pamahalaan sa pamamagitan ng isang matalino at masusing pag-aaral. O paano? Don't forget to share this video. Mag-subscribe din nga pala kayo dito sa ating channel. At i-like din po ang ating episode po ngayon. At yung notification bell, don't forget. Oh, bye! Happy weekend! Woohoo! Tayo ay katunin. May YouTube channel na yung taong nakikita mo lang dati sa balita. Nang
sumusubaybay. Halika na makinibang bago na balita. May bagong labas yung taong napapanood mo lang dati sa balita. Anthony Taberna, oo siya, wala nang duda. Katunying siya kung tawagin, malamang ay kilala mo din siya. Mabait siya kung sa mabait lang, di ba din nasa gitna lang. Lahat pinapakinggan, tama o mali, walang pinapanigan. Tao na walang itinatago sa sarili, marunong makisama, napakahusay mo. Kaya gumawa kami ng ganto para ilathala ang buhay mo. Simpleng tao na nanggaling sa dos, siya na kong magmahal na kulubos. Mabagal man ang mga kwento tagos, naman sa puso kasama ang Diyos. Kaya lahat tara na makinig, abangan ang bagong parating. Mga kwentong magaling, makitune in na tayo kay Katunying. Hey! Dito na tayo kay Katunying. Dito mo mapapanood yung mga kakaiba na di mo pa nakita. Dito na tayo kay Katunying. May YouTube channel na yung taong nakikita mo lang dati sa balita. Tune na tayo kay Katunying. Lahat ang mga debate totoo, mga saloobin ng mga tao. Tune na tayo kay Katunying. Tune in, tune in, tune in. Nakita na natin sa TV, napakinggan na natin sa radyo. Ngayon sa online, mapapanood na natin siya, o di ba panalo? Ang daddy, ang be, ang bigong ng everyone. Kinaaaliwan, kinababaliwan, nalibo-libo niyang taga, suporta isa na ko dyan. Mga ate at kuya, nanay at tatay, lolo at lola, batang kapatid. Alam nyo ba na pwede sa lahat ang bawat aral niya na pinapahatid? Pinababati niya na lahat ay may karapatan upang sabihin ng mga saloobin niya. Di man magkasundo, ay naku po, magkasama sa isang banda. Magkakapatid, solid mga Pinoy, nandito ka man o wala. Nasa Pinas ka man o nakikipagsapalaran ka sa ibang bansa. Meron ka man o wala, mayaman dukha, para sa kanya ayos ka. Pantayan tingin niya si Katunying, mahal na mahal niya ang masa. Inahabangan ka palagi, sabi ka ko sa bagong kwento. May aral na naman akong mapupulot, ito pang ibahagi ko. Kaya lahat tara na makinig, abangan ang bagong parating. Mga kwentong magaling, makitune in na tayo kay Katunying. Hey! Dito na tayo kay Katunying. Dito mo mapapanood yung mga kakaiba na di mo pa nakita. Dito na tayo kay Katunying. May YouTube channel na yung taong nakikita mo lang dati sa balita. Hey! Tune na tayo kay Katunying. Lahat ang mga debate totoo, mga saloobin ng mga tao. Tune na tayo kay Katunying. Tune in, tune in, tune in. Tune na tayo kay Katunying. Lahat ang mga debate totoo, mga saloobin ng mga tao. Tune na tayo kay Katunying. Tune na tayo kay Katunying. Lahat ang mga debate totoo, mga saloobin ng mga tao. Tune na tayo kay Katunying.